Isang mapagpalang gabi pong muli sa ating lahat, mga taga-subaybay namin at taga-pakinig. Salamat po sa Panginoon na tayo po muli ay mag-aaral ng salita po ng Panginoon. So ngayong gabi po ay tayo po muling mag-aaral ng prayer. Ano po, at yun po yung ating pinag-aaralan tuwing pag-aaral natin ng salita ng Diyos, prayer. Ano? At ituloy po natin yung ating pinag-aaralan noong nakaraang linggo. Ano? Yun po yung prayer. So, akan po muna babasahin yung ating text sa Acts chapter 1 verse 8 at 14. Yun po yung ating pinag-aralan noong nakaraang linggo. So, sabi po ng talata, "Datapwat, tatanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem at sa buong Judea at Samaria at hanggang sa kahuluhulihang hangganan ng lupa." Verse 14, "Ang lahat ng mga ito'y nagsipanatiling matibay na nangagkakaisa sa pananalangin, nakasama ang mga babae at si Maria na ina ni Jesus at pati ang mga kapatid niya." So tayo po muna yung manalangin, mga minamahal. Tayo po yung pumikit. Aming Diyos, magandang gabi po. Muli ay kami po yung nagpapasalamat dahil binigyan niyo po muli kami ng pribilehyo upang muling makapag-aral ng banal na kasulatan, inyo pong salita, Panginoong Diyos. Banal na Espiritu, kayo po ang mayamang magpaunawang muli sa bawat makikinig. Nawa po, Panginoon Diyos, ay tumatak sa aming mga kaisipan yung mga katotohanan na amin pong pag-aaralan ngayong gabi. Samahan niyo po kami. Ako po ang inyong abalingkod. Ay muli, humihingi po ng awat habag. Bigyan niyo po ako ng mayamang karunungan sa pagpapahayag ng inyong pong banal na kasulatan, Panginoon. Samahan niyo po kami, Panginoon Diyos, at patawad po sa inyo pong mga nasumpungang kasalanan, sinasadya at hindi, Panginoon Diyos. Linisin niyo po kami ng inyong banal na dugo at pakabanalin ng Santong Espiritu, Panginoon. Salamat po, O Diyos, at privilege or privilehyo na muling makapag-aral ng inyong pong salita ngayong gabi. Purihin po kayo. Ang lahat po nito ay aming pong samot na langin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. So yun po, magandang gabi pong muli sa inyong lahat, mga minamahal po naming taga-subaybay at taga-pakinig. Ngayong gabi ay atin pong itutuloy yung atin pong pinag-aralan ng nakaraang Monday and Thursday. Ano po? So ang ating pinag-aralan ay yung ating pong ano ay why prayer is important. Ano? Yun po yung tanong. Ano? Bakit mahalaga ang pananalangin? Yan po yung atin pong pinag-aralan ng nakaraang linggo o nakaraang Monday and Thursday, mga minamahal. Bakit mahalaga ang pananalangin? So, sabi nga dito, to empower us. Ano? Yan po. Mahalaga ang panalangin para tayo ay palakasin ng Diyos sa ating buhay pananampalataya. So, ang kahoy, sabi ko nga, yung siga, yung gatong, ano ho? Yun po ay pag hindi nyo ginagatungan, utay-utay na nauubos yung kahoy. At pag naubos yung kahoy, hindi na ho, kumbaga utay-utay din nauubos yung apoy, mga minamahal. So, para tumuloy yung apoy, kinakailangan gatungan munang gatungan. So, para tayo i-empower, mga minamahal ng Panginoon, sa ating buhay pananampalataya, dapat kinakailangan natin or dapat nating manalangin. Ano? Kaya nga sabi ng talata, 1 Thessalonians 5:17, "Pray without ceasing, magsipanalangin kayong walang patid." Mga minamahal, so ang impact or sabi nga, yung kumbaga ay para tayo ma-empower, mga minamahal, ng Diyos, ay sa pamamagitan ng pananalangin. Ano? Sa pananalangin yan. Kaya nga sabi ko sa inyo, yung mama sa pano, yung sa 44 mga minamahal, kaya sila'y namatay because of lack of communication o talagang walang communication sila sa commander and chief. Ano?
yun po yung commander-in-chief, yung atin pong pangulo. Wala silang communication, yung sub-44. Wala silang communication, kaya walang reinforcement na dumating. Kaya paano sila may empower? So, tayo mga minamahal ay nasa labanan. Mga minamahal, tayong mga Kristiyano ay nasa labanan. Huwag ho tayong lalagay or kakampante, mga minamahal, sa ating buhay pananampalataya. Dahil si Satanas, mga minamahal, yung ang ating pinag-aralan ng nakaraan, si Satanas ay hindi tumitigil upang tayo ay pabagsakin sa ating buhay pananampalataya. Ano? So, akala natin yung mga minsan, ano, gumagamit siya ng minsan sa mahal natin sa buhay, gumagamit siya ng, kumbaga po ay isang instrumento sa mga mahal natin sa buhay para tayo ay, una, ay lumayo sa ating gawain, sa gawain ng Diyos. Ano? Minsan, sa ating trabaho, yan po yung ating pinag-aralan ng nakaraan. Minsan, sa mga gadget, ano, or kung etcetera, etcetera. Ano? Dito sa mundo, tayo mga minamahal ay may battle. Ano? At battle, mga minamahal, pag ikaw ay naging Kristiyano, siyempre, ang titirali ni Satanas ay yung, kumbaga, ay yung hindi niya kakampi. Ano? Alam, ano mong tirahin yung anak na niya? Kaya nga sabi nandiyan ay 44, kayo sa inyong aman Diablo. Ibig sabihin, meron talagang anak ang Diablo. At meron ding anak ang Diyos. So, mga minamahal, kung tayo'y anak ng Diyos, para tayo ma-empower sa ating buhay pananampalataya, kinakailangan natin ng buhay pananalangin. Ano? Kaya mga minamahal, manalangin po tayo. Hindi kawalan, mga minamahal, hindi kaaksayahan ng oras na tayo'y naglalaan ng oras sa pananalangin, mga minamahal. Hindi ho yun kaaksayahan ng oras. Alam, parang nakakaboring manalangin. Hindi po kaaksayahan ng oras pag tayo ay nananalangin. And yet, yun pa nga yung worth it, mga minamahal. Yun pa nga yung may kabuluhang oras dahil ginagawa natin yun para sa Diyos. Imposible naman yung kinananalangin. Sa bagay, may nananalangin din naman na hindi nakalulugod ang Diyos. Hindi nalulugod ang Diyos, ano, sa pananalangin nila. But if you are a Christian, you are believers of Christ, mga minamahal, let us pray, ano? You better spend time in prayer, mga minamahal. Mas magaling pa, kumbaga ay, ang pananalangin bilang isang mananampalataya, dapat ito'y buhay na. No? Kaya tandaan ninyo mga minamahal, ang buhay pananampalataya, ang buhay Kristiyano, magpapahaya-hayahay na, ang Kristiyano na naman, hindi po, battle. Kaya kinakailangan natin ng prayer. At isa sa prayer, kaya para tayo maging, ano, kaya tayo inuutosan ng Diyos na manalangin to empower us, para tayo palakasin ng Diyos. Ano? Pangalawa, yun po yung to improve us. Isa din sa, para tayo mag-improve sa ating buhay pananampalataya is prayer. Yan, isang aspeto po yan. Ano? Kaya tingnan niyo po yung tao mapanalanginin. Siya po ay ano, iba ho yung kanyang, kumbaga po ay, lagi siyang guided by the Holy Spirit. Ano? Dahil siya mapanalanginin eh, lagi siyang, kumbaga ay, ang kanyang pasya, ang kanyang desisyon, ang kanyang lakad, ay palagi sa kalooban ng Diyos because he spent time in prayer. Lagi siyang nasa kalooban ng Diyos dahil doon natin nalalaman yung kalooban ng Diyos. At pag tayo na sa kalooban ng Diyos, imposible namang hindi tayo mag-improve, mga minamahal, sa ating buhay pananampalataya. Ano? So yun yung katotohanan. Ano? Kaya mga minamahal, yun po yung sinasabi ng Biblia. Kinakailangan natin tayo manalangin upang tayo ay ma-empower at ma-improve sa ating buhay pananampalataya. Huwag po tayong pumayag, mga minamahal, na tayo ay dating alis na lang sa simbahan. Huwag po. Isa, kaya tayo nadi-discourage sa ating buhay pananampalataya, ayun pa yung bagang parang walang nangyayari. Parang ganito, sa isang gawain, pagka ikay gumagawa na parang walang nangyayari, nakaka-discourage. Ano? Yun po. Yun po yung katotohanan. Pagka ikaw ay gumagawa na parang walang nangyayari, nakakatamad. Ano? Pero pagka gumagawa mo ka, nakita mo yung may nangyayari, aba, lalo ka na encourage. But para tayo may encourage lalo sa ating buhay pananampalataya, may improve sa ating buhay pananampalataya, kinakailangan natin ng prayer, mga minamahal.
pananalangin. Gusto niyo may proof sa inyong buhay pananampalataya? Pray. Ano? Dahil yung mga apostol, ayun ang kanilang ginawa. Ano? So, hindi pa sila dati mainit sa kanilang paglilingkod. Aba, nung sila ay napuspos ng banal na espiritu, nanalangin po sila, ay talaga namang, ay tunay na sumiklab ang kanilang pananampalataya. Yun ho yung katotohanan. At pangtatlo natin pinag-aralan ng karang linggo ay yung you have an impact. Ano? Meron kang dating sa ibang tao. Ano? Dapat tayo po kilalang Kristiyano, lalo na po sa ating bahay, mga minamahal. Yung mga mananampalataya ng Diyos, dapat lalo po tayong kumikinang. Sabi nga po ng Biblia, tayo po'y ilaw ng sanlibutan at asin ng sanlibutan. So, if you don't, kapag ikaw hindi nanalangin, if you lack of prayer, less prayer, less power, mga minamahal. Kapag tayo hindi nanalangin, or accounting ating no prayer, no power. Less prayer, less power. Ano? More prayer, more power. Yan po yung katotohanan. Kaya nga, para ikaw ay magkaroon ng impact sa bahay mo, yan yung nagsisimula, sa barangay mo, ano? Sa eskwelahan, ano? Sa nayon, sa atin, o sa buong barangay, kung gusto mo magkaroon ka ng impact, manalangin ka. Ano? Kinakailangan nating manalangin. Ano? At yung isa, para tayo magkaroon ng impact, ano? Sa ating buhay pananampalataya sa iba, yung ating buhay pananampalataya sa iba, you spend time in prayer. Manalangin po tayo. Ano? Kaya baka ikaw hindi kilalang mananampalataya sa inyong bahay dahil wala namang dating ang iyong buhay pananampalataya. Paano ka makikilalang Kristiyano ka? No? Kaya napakahalaga ng prayer. Ano? Kaya nga, to have an impact. Kaya ating binasa dito, yung Acts chapter 2, verse 5 hanggang 12, doon na po nagpakilala si Peter. Ano? Talagang, dati si Peter ay takot. Hinuli ang Panginoon Jesus. Sinasabi, ikaw, kasama ka na yun. Kasama ka ng hudyong yun. Sabi ni Peter, hindi ako. Kaya nga siya po yung nagkailala ng tatlong beses dahil siya ay takot. But, when we pray, nung siya'y nanalangin, when they pray, ano, at siya'y napuspos ng banal na espiritu, nagkaroon ng impact yung kanyang buhay. Kaya nga 3,000 souls ang naligtas because of their evangelist or nangaral po siya, ano, ng salita ng Diyos, mga minamahal, ano, doon sa Acts chapter 2, ano, kung yung babasahin po diyan hanggang 42, ano, ay 41, yaong nang nagsitanggap ng kanyang salita, ay nangabautismuhan at nangapadaragdag sa kanila araw-araw ang may 3,000 kaluluwa. Take note po, araw-araw yaong 3,000 kaluluwa. Ba't ganun na lamang ang dating ano, ng pangangaral ni Peter? Naligtas ang 3,000 kaluluwa because of prayer, mga minamahal. Ano, kung gusto nyo pong lumago sa inyong buhay pananampalataya, buhay espiritual, lumago. Let us pray. Ano, huwag niyo pong pababayaan ang inyong pananalangin. Ano? Ay, brother, marami akong gawain. Ako po. Kung kayo'y maraming gawain, mas lalo kayong manalangin. Ano? Yun po yung katotohanan. Kaya, ano, kaya nga si Martha at si Maria, sabi ni Martha, ay, Panginoon, ayun, hindi mo ka, ano na, akong gawa ng gawa dito, eh, si Maria nakikinig sa iyo, eh, hindi mo patulungin niya sa akin. Sabi ni ng Panginoong Hesus kay Martha, 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 ikay nababalisa ng iyong karamihan ng ginagawa. Mas pinili ni Maria ang makinig sa akin, mas pinili ni Maria yung pinakamahalaga. Ano? Kaya pinakamahalaga yung we spend time in prayer to God. Ano? Tayo naglalaan ng panahon at oras sa pananalangin sa Diyos. Yun po yung mahalaga. Kaya pagka ikaw ay mapanalangin ng tao, you have ang impact, meron kang impact sa ibang tao. May dating ang iyong buhay. Pero pag wala, pag hindi ka nananalangin, ang mangyayari sa iyo ay impacto. Ano? Yun po yung katotohanan. Impacto. Ano? Sa impacto, mangyayari sa iyo. So, atin pong ituloy na yung kadugsong po ng ating pinag-aaralan. So, ang sabi po ng talata, ano ulit babasahin?
Sabi po diyan, why prayer is important? Sabi po ng talata, at ang huling pupunahin dito, sabi po dito ng verse 8, ng chapter 1, dato po at tatanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo. Yun po. Sabi pa ng talata, at kayo magiging mga saksi ko sa Jerusalem at sa buong Judea at Samaria at hanggang sa kahuling-hulihang hangganan ng lupa. Verse 14, ang lahat nga ng ito ay nagsipanatiling matibay na nagkakaisa sa pananalangin na kasama ang mga babae at si Maria na kaniyang ina at ang kanyang mga kapatid. So, ano mapupuna po natin dito? Sa verse 2, chapter 14 to 36, tingnan niyo po. Atin hong babasahin yung 14 to 36. Dato po at pagtindig ni Pedro na kasama ang 11 ay itinas ang kanyang tinig at sa kanila'y nagsaysay na nagsasabing, ayong mga lalaking taga Judea at kayong lahat na nananahan sa Jerusalem, mga alaman nawa ninyong lahat ito at inyong pakinggan ang aking mga salita. Tingnan niyo po, meron si Peter na ini-imply, pag sinabing ini-imply, strong suggest the truth or existence of something not expressly stated. So, strong suggest the truth. Ano? Ibig sabihin, meron si Peter na gustong i-imply, to be strong, to imply the truth. Mga minamahal, kung ating makikita po yung tagpong ito, sabi ng talata, dito po nangaral si Peter at yun po ang resulta, yung may 3,000 kaluluwa ang naligtas, mga minamahal. Kaya sabi ng talata rito, verse 14, dato po at pagtindig ni Pedro na kasama ang 11 ay itinas ang kanyang tinig at sa kanila ay nagsaysay na nagsasabing, kayong mga lalaking taga-Hudeya at kayong lahat na nangananahan sa Jerusalem, maalaman nawa ninyong lahat ito at inyong pakinggan ang aking salita. Sapagkat ang mga ito'y hindi lasing na gaya ng inyong inaakala, yamang ngayong oras na ikatlo lamang ng araw. Verse 16, datapot ito yaong salita na sa pamamagitan ng propeta Joel at mangyayari sa mga huling araw, sabi ng Diyos na ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng mga laman. O verse, dito na po tayo. Sa verse, nangaral na nga si Peter sa mga tao. Ang sabi ng verse 37, nang marinig nga nila ito ay nangasaktan ang kanilang puso at sila'y at sinabi kay Pedro at sa ibang mga apostol, mga kapatid, anong gagawin namin? Ibig sabihin, mga minamahal, nung nangaral si Peter, in-imply niya to be strong to imply the truth. Mga minamahal, prayer, mga minamahal, ang pananalangin ay tumutulong sa atin, mga minamahal, upang tayo ay maging matibay doon sa ating paniniwala at upang tayo ay makapagturo din sa iba na ito yung tama. Ano? Meron tayong lakas ng loob na may pangaral yung katotohanan na ating nalaman sa salita ng Diyos. Mga minamahal, prayer. Ano mga minamahal? Kaya napakahalaga mga minamahal ng pananalangin. Ano? Ang pananalangin ay isang aspeto upang tayo, mga minamahal, ay makapangaral ng katotohanan. Ano? Strong suggest. Ano? Sabihin mo, may isasuggest ka sa tao. Kaya maraming mga minamahal Kristiyano na para pag ang pagdating sa pangangaral ng salita ng Diyos ay walang dating, kumbaga
Maraming Kristiyano, pagdating sa pangangaral ng salita ng Diyos, pagdating sa pagsasabi ng katotohanan, ay pipi because of lack of power, because of lack of knowledge. Paano natin malalaman yung karunungan ng Diyos? Sa pamamagitan ng kanyang salita. So if you, kapag ikaw ay nabubuhay sa laman, mahirap maunawaan ang salita ng Diyos. Ano? Mahirap maunawaan ang salita ng Diyos. Kaya para tayo, mga minamahal, sabi nga, kumbaga po yung mapustos ng banal na Espiritu at maunawaan natin ng ayos yung kayong salita ng Diyos, manalangin po tayo. Isa, kaya nga tabi dito, to imply, to be strong, to imply the truth. Ano? To be strong, to imply. Ano? Imply, pag sinabi, strong suggestion, the truth. Ano? Mga minamahal, para tayo po ay, kumbaga po, ay, para po tayo ay magkaroon ng lakas ng loob dahil hindi po sa ating sarili. Ito po ay kapangyarihan din ng Banal na Espiritu, mga minamahal. Kapangyarihan din po ito ng Banal na Espiritu para atin pong masabi yung katotohanan na atin pong daladala. At yung atin pong dala, hindi po ito kasinungalingan, hindi po katulad ng sinasabi ng ibang mga mangangaral. Ito po ay katotohanan. Ito pong sinasabi ng Biblia, ito po ay katotohanan. Kaya maraming mga mananampalataya ng Diyos ay hindi masabi yung katotohanan because of lack of prayer. Walang kapangyarihan. Ano? Walang kapangyarihan ng kanilang buhay. Kaya paano mo ma-imply yung truth? May papangaral, may sasuggest sa tao, masasabi sa tao yung katotohanan if you not power, kapag wala kang kapangyarihan na may pangaral yung katotohanan. Ano? Mga minamahal. Kaya mga, ang halaga ng prayer. Ano? Kaya sabi ng talata dyan, to be strong, to imply the truth. Ano? Kaya mga minamahal, para tayo tumibay sa ating buhay pananampalataya, ano? At lumago sa buhay ng spiritual, sa buhay spiritual, kinakailangan din naman ho nating mangaral. At para tayo makapangaral, kinakailangan natin ho ng kapangyarihan. Ano? Na nanggagaling sa Diyos. At paano tayo bibigyan ng kapangyarihan ng Diyos na nanggagaling sa Kanya? Let us pray, mga minamahal. Isa sa susi, para tayo ay makapangaral, masabi sa tao yung dapat nating sasabihin sa kanila. Ano? Na si Kristo ay nagliligtas. Let us pray. Ano? Kaya ito yung sabi ng talata, ating pong basahin. Isa-isahin po natin. Verse 14 ulit. Ano pong babasahin yun para atin yung maunawaan? Verse 22. Kayong mga lalaking taga Israel, si Peter po ang nangangaral po dito. Si Peter. Kayong mga lalaking taga Israel, pakinggan ninyo ang mga salitang ito. Si Jesus na taga Nazaret. Ba't nagkaroon ng gartong lakas ng loob na sabihin yung kanyang saloobin sa mga tao? Ba't nagkagayon si Peter? Ay samantalang dati, nung ang Panginoon ay kasama pa nila, nung hindi pa ang Panginoon umakit sa langit, kasama pa nila, nung hinuli pa lang ang Panginoon, si Peter ay ano? Takot sa mga tao, dahil sabi ng mga tao nung ang Panginoon Jesus ay hinuli na, sabi ng mga tao, nakaupo-upo siya doon, nakakikumpok sa tao, ikaw ay kasama ng tao yun. Sabi ni Peter, ako hindi. Tatlong beses pong nagkaila si Peter na hindi niya daw kasama ang Panginoon Jesus. Pero nung siya nanalangin, mga minamahal, tinanggap niya ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Ito po ang naging resulta. Nung ang Panginoon Jesus po ay nag-resurrect na, pataas, palangit. Ano? Ito po yung naging resulta. Nung siya nanalangin, pinuspos sila ng Banal na Espiritu. Ito po ang naging resulta. Sabi, kayong mga lalaking taga-Israel. No? Sabi po ng talata, pakinggan ninyo ang mga salitang ito. Si Jesus na taga-Nazaret, lalaking pinatunayan ng Diyos sa inyo sa pamamagitan ng mga gawang makapangyarihan at mga kababalaghan at mga tanda na ginawa ng Diyos sa pamamagitan niya sa gitna ninyo, gaya rin ng nalalaman ninyo.
Siya na ibinigay sa takdang pasya at paunang kaalaman ng Diyos kayo sa pamamagitan ng mga kamay ng mga tampalasan ay inyong ipinako sa krus at pinatay. Tingnan niyo po, nagkaroon ng lakas si Peter na ipangaral ang Panginoong Hesus. Ano? Paano po yung nangyari? Bago po yung nangyari, sila po ay ito. Verse 14. Ang lahat ng mga ito'y nagsipanatiling matibay na nagkakaisa sa pananalangin na kasama ang mga babae at si Maria na ina ni Jesus at pati ang mga kapatid niya. Verse 15. At na mga araw na ito'y nagtindig si Pedro sa gitna ng mga kapatid at nagsabi, at nangagkakatipon ang karamihang mga tao na may 120. Tingnan niyo po, kasama po si Peter doon sa 120 na nangagkakatipon at nananalangin. Ano? Kasama po si Peter doon. Kaya mga minamahal, paano nangyari na yung Peter na kasama pa ang Panginoong Jesus ay nung ang Panginoong Jesus ay hinuli na sinasabi ng mga tao ay kasama niyo, dinay niya na 3 beses ang Panginoong Jesus, paano nangyaring siya nagkalakas ng loob para ipangaral yung Kristo na nabayubay dun sa krus ng Kalbaryo? Prayer. Ano? Prayer. Yun po ay ang sabi ng Bible. Kaya sabi ng talata, at ang dumating ang mga ang araw ng Pentecostes, silang lahat ay nagkakatipon sa isang dako. Tingnan niyo po. Kaya napakahalaga ng prayer. Ano? At biglang dumating mula sa langit ang isang ugong na gaya ng isang humahagabis na hanging malakas at pinuno ang buong bahay na kanilang kinaupuan. At sa kanila ay may napakita ang mga dilang kawangis ng apoy na nagkakabahabahagi at dumapo sa bawat isa sa kanila. Take note, yun po, yung Holy Spirit dumating sa kanila. At silang lahat ay nangapuspos ng Espiritu Santo. No? Ibig sabihin, si Peter kasama po doon at ito yung resulta, to be strong, to imply the truth. Ano? Kapag ikaw ay tao mapanalanginin, ang bunga o ang resulta ng minamahal ng tao mapanalanginin is i-imply, sabihin yung iyong nalalaman at yung iyong tinanggap na Kristo sa iyong buhay. Ano? Yun po yun. Resulta yun ng pananalangin. Kaya si Peter, sabi po dito, atin pong ituloy, na siya'y binuhay na maguli ng Diyos pagkaalis sa mga hirap ng kamatayan, sapagkat hindi maaari na siya'y mapigilan nito. Sapagkat sinabi ni David tungkol sa kanya, nakita ko kung lagi ang Panginoon sa aking harapan, sapagkat siya'y nasa aking kanang kamay upang huwag akong makilos. Dahil dito'y nagalak ang aking puso at natuwa ang aking dila, pati naman ang aking laman ay mananahan sa pag-asa, sapagkat hindi mo iiwan ang kaluluwa ko sa Hades. Tituloy. Ni tiniis man ang iyong banal ay makakita ng kabulukan. Ipinakikilala mo sa akin ang mga daan ng buhay. Pupuspusin mo ako ng kagalakan sa harap ng mga kapatid. Masasabi ko sa inyo ang tungkol sa patriarkang si David na siya'y namatay at inilibing at nasa atin ang kanyang libingang hanggang sa araw na ito. Verse 30, palibhasa nga'y siya'y propeta at sa pagkaalam ng mga na may panunumpang sinumpa ng Diyos sa kanya na sa bunga ng kanyang baywang ay iluluklok niya ang isa sa kanyang luklukan. Verse 31, palibhasa ay nakita niya ito, ay nagsalita
tungkol sa pagkabuhay na maguli ni Kristo na siya'y hindi pinabayaan sa Hades ni ang kanyamang katawan ay hindi nakakita ng kabulukan. Ang Jesus na ito'y binuhay na maguli ng Diyos at tungkol dito'y mga saksi kaming lahat. Tingnan nyo, nagkaroon ng tapang si Peter na itong Kristong itong namatay at muling nabuhay, ana, ipinapangarap ko sa inyo na sabi po nito, at kami mga saksi. Ano? Yun po yung tunay na saksi. Hindi po yung saksi ni Jehova. Si Peter po, yung tunay na saksi. Ano? Yun po, si Peter. Kaya sabi ng talata, ang Jesus na ito'y binuhay na maguli ng Diyos at tungkol dito'y mga saksi kaming lahat. Palibhasa nga'y pinangaralan ng kanang kamay ng Diyos at tinanggap na sa Ama ang pangako ng Espiritu Santo ay ibinuhos niya ito na inyong nakikita at narinig sapagkat hindi umakyat si David sa mga langit, datapos siya rin ang nagsabi, sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, maupo ka sa aking kanan hanggang sa gawin kong mga kaaway mo natungtungan ng iyong mga paa. Pakatalastasin nga ng buong angkan ni Israel na ginawa ng Diyos ang na Panginoon at Kristo, itong si Jesus na inyong ipinako sa krus. Tingnan niyo po, yung buhay na mapanalanginin at yung sila'y na-empower na ng Diyos, nagkaroon ng improvement yung buhay at merong impact yung kanyang buhay, at pagka merong impact ang iyong buhay, merong kang sasabihin sa tao, merong kang sinasabi, to imply, to be strong, to imply the truth. Ano? Malakas ang iyong loob, pagka kay tao mapanalanginin, malakas ang iyong loob because of power of God, malakas ang loob mo na sabihin yung katotohanan. Ano? Yung katotohanan. Kapag ikaw ay puspos ng Banal na Espiritu, lahat po ng men of God, pagka sila po ay puspos ng Banal na Espiritu, alam niyo po, ang buhay nila talagang ano, nakakahanga. Ano? Yung kanila pong buhay ay talagang ay nakakasunog, nakakahiyang lumapit sa mga banal. Ano? Kumbaga'y banal. Ano? Kaya nga, pagka nakakadahis ako sa isang senior pastor, ay talagang ako, ano, ay para akong natutunaw. Dahil, kada kailan ng Diyos sa buhay ng taong ito na gumagawa. Ano? Kaya ako po yung talagang ano, manghang-mangha sa mga ginagamit ng Diyos. Nakakaluwalhati ang Diyos sa kanilang buhay. Ano? Kaya sabi dyan, to be strong, to imply the truth. Kaya si Peter, ganun na lang ang sabi. Ano? Yun lang ang sinabi ni Peter na talagang tunay na ang kanyang buhay po dati. Kaya nga siya impulsive pabigla-bigla. But yung siya po ay nakakilala sa, yung siya po ay na-empower ng Diyos, ano, nagkaroon ng improvement yung kanyang buhay, nagkaroon ng impact, at malakas ang kanyang loob na imply yung katotohanan because of prayer. Ano? Kaya mahalaga po ang pananalangin, mga inamahal. Huwag niyo pababayaan ang inyong buhay pananalangin. Number 5. Ano? Sige po, ating pumbasahin. Sa verse chapter 4, ito naman po yung resulta. Ano? Si Peter pa rin po ito. At nang sila'y nagsasalita pa sa bayan, sina Peter po, ay nagsilapit sa kanila ang mga saserdote at ang puno sa templo at ang mga saduseyo. Yun, ibig sabihin, ito ay mga puno sa templo. Bakit? Parang makikinig yata itong mga ito. Pero iba eh, hindi lahat ng reliyon ay sa Diyos. Tandaan po ninyo yan. Tinan nyo, puno sa templo. Mo. At nang sila ay nagsasalita pa sa bayan, ay nagsilapit sa kanya ang mga saserdote at ang mga puno sa templo at ang mga saduseyo. Palibhasa ay totoong nangababagabag sapagkat tinuturuan nila ang bayan at ibinabalita ang pangalan ni Jesus.
ang pagkabuhay na maguli sa mga patay. Ano itong mga Saduceo at Pariseo ay nagtataka. Kaya nababagabag, pinapangaba. Talagang itong mga ito, ano, mapilit. Kaya yun talaga ang pagka ikaw ay tao mapanalanginin, talagang may dating ang iyong buhay. Ano? Yun yung sabi, you have an impact. Ito pa, sabi. Verse 3, at sila'y kanilang sinunggaban. Ah, verse 2 muna. Palibasa ito ng mga bagabag sapagkat tinuturoan nila ang bayan at binabalita sa pangalan ni Jesus ang pagkabuhay ng manguli sa mga patay. Verse 3, at sila'y kanilang sinunggaban at kanilang ibinilanggo hanggang sa kinabukasan sapagkat noon ngay gabi na. Tingnan niyo po, yung mga punot iskriba, pariseyo, ano, puno sa templo, sinunggaban sina Peter. Ano? Sinunggaban sina Peter dahil pinapangaral nila yung Kristong nabayubay sa krus ng Kalbaryo, ipinapangaral nila yung pagkabuhay na maguli. Ano? But, kaya mga minamahal, nung sa time pa lang ni na Peter, ng mga apostol, ng Panginoong Jesus, meron ng peking relihiyon, lalo na ho ngayon, ang dami. Ano? Yun po. Sabi ng talata eh, ito sabi, at sila'y kanilang sinunggaban at kanilang ibinilanggo. Tignan niyo po. Galit? Eh, ibinilanggo eh. Ayan ang naging resulta kay na Peter. Verse number 5 na ano, natin makikita, kapag ikaw ay tama panalanginin, ikaw ay, akumbagay, intact your faith to God. Ano? Pag sinabing intact, hindi nababago o matitinan. Ikaw ay intact, dikit. Ano? Doon sa iyong paniniwala. Ano? Kapag ikaw ay isa sa bunga ng mapanalanginin, ano? Yung pananampalataya sa Diyos ay hindi basta mabubuwag. At sabi nga ng Hades, even the Hades shall not prevail against it. Ano mga minamahal? Yung ating pananampalataya, kapag tayo tama panalanginin, kaya ito nangyari na sina Apostle Peter ay nagkaroon ng katapangan, ano? At sila'y naging intact doon sa kanilang buhay pananampalataya, sa kanyang paniniwala, because of prayer. Ito po, din po tayo pupunta muli sa verse 1. Chapter 1 verse 14. Ang lahat ng mga ito'y nagsipanatiling matibay sa pananalangin. Yun po. Yun po ang sabi ng talata. Kaya kapag ikaw ay tama panalanginin, ikaw ay matibay sa iyong buhay pananampalataya. Ano? Hindi ka basta-basta mabubuwag sa iyong pananampalataya. Kaya let us pray. Ito po yung nagiging resulta pag tayo po ay taong mapanalanginin. You, to be strong, to imply the truth. Ano? Pandalawa, to intact. Yung pananampalataya ay dikit na dikit sa Diyos. Ano? Hindi ka basta-basta mabubuwag. Kaya sabi ng talata diyan, verse 4, datapot marami sa nangakarinig ng salita ay nagsisampalataya at ang bilang ng mga lalaki ay umabot sa mga 5,000. Tingnan nyo po, bukod pa yung 3,000 at ito naman ay 5,000 na naligtas, ay talagang matindi. Kaya kapag ikaw ay tao mapanalanginin, meron talagang impact ang buhay mo. Meron dating ang buhay mo sa tao. At meron kang power. Yun po yung ating pinag-aralan ng nakaraan. You have power. Ano? Yun yung sabi, at tatanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Spirit Santo. Ano? Ang sabi pa ng talata. Verse 17. Yun ninyo pa. Ay di nga sila ibinilanggo. Binilanggo sila. At tinanong dito, verse 5. At nangyari ng kinabukasan na nagkakatipon sa Jerusalem ang kanilang mga pinuno at ang mga matanda at ang mga eskriba at si Anas, ano? Anas, talaga kaganda ng pangalan din ni Anas, ano? At si Anas na dakilang saserdote at si Caiphas at si Juan at si Alejandro
At ang mga lahat ng kalipian ng dakilang saserdote, tingnan niyo po, ay talaga mga saserdote itong mga ito, inuusig si Peter, eh ano. At ng kanilang mailagay na sila sa gitna nila, ay sila'y tinanong, sa anong kapangyarihan o anong pangalan ginagawa ninyo ito? Verse 8, na magkagayoy si Pedro na puspos ng Espiritu Santo. Tingnan niyo po, bakit siya napuspos ng Espiritu Santo? Balik tayo sa verse chapter 2, verse 1. Chapter 1, verse 14. Nanalangin. Kaya nga sabi dito ng talata eh. O balik po tayo. At ang lahat ng ito ay nagsipanatiling matibay sa pananalangin. Verse 2, chapter 2, verse 1. At nang dumating nga ang araw ng Pentecostes, silang lahat ay nangagkakatipo sa isang dako. At biglang dumating mula sa langin ang isang ugong na gaya ng isang humahagibis na hangin malakas at pinuno ang templo ng kanilang pinagkakatipunan. At verse 4, silang lahat ay nangapuspos ng Espiritu Santo. Paano nangyari? Pagdating dito sa verse chapter 3, verse 8, na magkagayoy si Pedro na puspos ng Espiritu Santo. Kaya, pag ikaw ay puspos ng Espiritu Santo, paano? Let us pray. Manalangin po tayo. Yun po yung sabi ng Bible. Manalangin. Isa sa buhay, paglagong buhay spiritual, ay pananalangin. Kaya nga sabi dito niya po, ni Peter, samantalang dati, nung siya ay nung kasama pa nilang Panginoon Jesus, sabi ko nga, nung hinuli ang Panginoon Jesus, ikaw ay kasama nun. Hindi ako kasama nun. Ano, tatlong beses, ikinaila. But ito eh, sabi ng mga punong, ng mga Pariseo at Eskriba, sa anong pangalan ginagawa niyo yung bagay na ito? Ito, sabi ni Peter, na magkagayoy si Pedro na puspos ng Espiritu Santo, ay nagsabi sa kanila, kayong mga pinuno sa bayan at matatanda, kung kami sa araw na ito'y sinisiyas natin niyo sa tungkol sa mabuting gawa. Ha? Yan. Nangaral si Peter. Pagdating ng verse 17, gayon may upang huwag ng lalong kumalat sa bayan, atin silang balaan. Sabi ng mga Pariseo, verse 16 muna tayo. At nangagsabi-sabi, anong gagawin natin sa mga taong ito? Kaya na Peter. Yun po, sabi ng mga Pariseo at Eskriba. Sapagkat tunay na ginagawa sa pamamagitan nila ang himalang hayag sa lahat ng nangananahan sa Jerusalem at hindi natin may kakaila. Verse 17, ito yung sabi ng mga Pariseo at Eskriba. Gayon may upang huwag ng lalong kumalat sa bayan, ito yung ating gawin. Para hindi na kumalat sa bayan, yung kanilang ipinapangaral, ito yung gagawin natin. Ating silang balaan, nabuhat ngayon, huwag na silang magsasalita pa sa sino mang tao sa pangalang ito, sa pangalan ni Kristo. Huwag niyo na ipangangaral yan. Yun ang ating sasabihin sa kanila, nabuhat ngayon, ay huwag nang mangangaral kayo sa pangalang yan, sa Kristong yan. Ayun ngayon mga Pariseo at Eskriba ngayon nga nagpapako sa Panginoon Jesus sa krus. Ano? Yung mga leader ng relihiyong yan. Ano? Kaya hindi ho lahat ng relihiyon ay sa Diyos. Mag-ingat po tayo. Ano? Mag-ingat po tayo. Paano tayo paano natin malalaman ang tama? Read the Bible. Mga minamahal, libre po ang Bible. Libre po ito. Basahin po natin. Ito ay padalwa ko ng Bible. Masisira na ho uli. Ano ho'y kawang na ho din sa ano? Kawang na. Bibili na huli ng bago. Ano? Basahin po natin ang Bible. Verse 18, as sila'y tinawag nila at binalaan sila na sa anumang paraan ay huwag silang magsipagsalita ni magsipagturo tungkol sa pangalan ni Jesus. Tingnan niyo po. Ay, leader ho ng relihiyon yan. Bet, ang sabi, huwag na sila mangangaral patungkol sa Panginoon Jesus. Huwag na kayo mangangaral. Ay, ang tugon ni Peter. Ano, sabi ni Peter sa verse 19, natapos sinabi ni Pedro at ni Juan. Sabi dito ng talata, natapos sinabi si Pedro at si Juan ay nagsisagot,
at nagsipagsabi sa kanila, "Kung katwiran sa paningin ng Diyos na makinig muna sa inyo kaysa sa Diyos, inyong hatulan." Ano? Kung katwiran na makinig muna sa inyo bago sa Diyos, inyong hatulan. Verse 20, "Sapagkat hindi mangyayari, hindi namin salitain ang mga bagay na aming nakita at nangarinig." Tingnan niyo po, yung intact, yung pagiging unmovable nila doon sa kanilang pananampalataya. Paano yung nangyari? Eh, samantalang sila, nung hinuli ang Panginoong Jesus, nagtakbuhan sila. Walang tumulong sa Panginoong Jesus. Ano? Nagtakbuhan po sila. Nung hinuli ang Panginoong Jesus, nagtakbuhan sila. Natakot. But nung sila po'y nanalangin, sabi ng Acts 1:8, "Dato po tatanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Banal Espiritu." 8:14 at chapter 2 verse 1 to 4, nanalangin po sila, sila na nga puspos ng Espiritu Santo, ito po yung naging resulta. Yung intactness to the faith, ano? To God, yung kanilang sabi, to intact your faith to God. Ano? Kaya mahalaga po ang pananalangin, mga minamahal. Napakahalaga ng pananalangin. Huwag mo natin pabayaan ang ating prayer life. Ay brother, ako'y nakakaligta. Mas magaling po yung kayo'y mas magaling po yung kaysa hindi kayo nananalangin. But much better na tayo'y laging manalangin. Ano? Ano? At least nagsusumikap, pero much better. Ano? Na tayo po ay nananalangin tuloy-tuloy. Lunes hanggang habang tayo nabubuhay, tayo po yung manalangin. Yun po yung sabi. Ano? Kaya si Peter, ganito na lamang, ano? Yung kanyang buhay, nagkaroon ng kapangyarihan yung buhay niya. Nagkaroon siya ng kapangyarihan, nag-improve yung kanyang buhay, merong impact yung kanyang buhay, at mayroon siyang lakas ng loob na sabihin yung kanyang saloobin patungkol sa Panginoong Jesus. At siyempre, po hindi ka naman lalakas ang loob pag wala kang yung intact mo sa Diyos, yung intact your faith to God. To intact your faith to God. Ano? Isa sa magpapatibay sa ating buhay pananampalataya, is prayer. Sabi ko nga, hindi lilipad ang ibon pagkainis ang pakpak. Ano? Hindi yung lilipad, tabingi. Tabingan sa ulo. Maging aeroplano, hindi yung lilipad. Ano? Ganun po ang ating buhay pananampalataya. Kaya, isang sangkap para tayo lumago sa ating buhay spiritual, hindi ka pag nasabihan ng masakit o pag nangaral ang pastor ng masakit na salita, ay hindi ka kumbaga ay hindi ka daktang papaya, ano? Na para bagang lagi ng paalis, ano? Prayer. Tayo po yung manalangin, ano? Yun po yung mahalaga, ano? To intact your faith to God. At yun yung sabi, hanggang at verse 20, sabi pa, verse 19, hanggang, sabi ng talata, "Datapat si Pedro at si Juan ay nagsisagot at nagsabi sa kanila, kung katwiran sa paningin ng Diyos na makinig muna sa inyo, kaysa sa Diyos, inyong hatulan, sapagkat hindi mangyayari, hindi namin salitain ang mga bagay na aming nangakita at nangarinig." Tingnan niyo po, talagang pagka kayo po'y mapanalanginin, hindi eh. Yung banal na espiritu na nasa sa loob ninyo, yun na po yung gagawa. Kaya sabi ni Apostol, kaya sabi dito ng talata, verse 8 ng chapter 4, "Nang magkagayon si Pedro na puspos ng banal na espiritu." Tingnan niyo po. Siya, yung Holy Spirit na kumikilos eh sa buhay natin pagka tayo mapanalanginin. Ay samantalang sina Peter o kasama pa ng Jesus, yung hindi pa nila tinatay yung banal na espiritu, ay kumbaga hindi pa sila napupuspos ng banal na espiritu, sila'y takot. Mga takot. But nung sila po'y nanalangin, talagang ang buhay nila ay nakitang sila'y mananampalataya ni Kristo. Kaya nga sabi ng mga Pariseo at Eskriba, "Huwag na kayong mangangaral sa pangalan ng Jesus." Sa pangalan ng Jesus na yan. Ano? Binalaan na sila. Ano? Kaya ang buhay ng taong mapanalanginin ay talagang intact sa Diyos, yung kanyang pananampalataya.
Number 6. Ano? Number 6. Ang sabi dito, sa verse 14, chapter 1. Ang lahat ng mga ito'y nagsipinatiling matibay na nagkakaisa sa pananalangin, nakasama ang mga babae at si Maria na kaniyang ina, ang ina ni Jesus, at pati ng mga kapatid niya. Verse 15, at ng mga araw na ito, na ito'y nagtindig si Pedro sa gitna ng mga kapatid na nagsasabi, at nagkakatipon ang karamihang mga tao na may 120. Pagdating ng verse Acts, sa 1 Corinthians muna tayo. Meron lang ang babasahin din. 15. Verse 5 to 7. Tingnan niyo po. At si napakita kay Caiaphas, ito po yung Panginoong Jesus. Nung siya po ay namatay, siyempre napakita po siya sa siya na buhay na magmuli. Nagpakita po siya sa mga alagad. Doon po sa mga mananampalataya. Sabi po ng talata, at siya napakita sa kay Caiaphas at saka sa 12. Pagkatapos ay napakita sa mahigit na 500 kapatid na paminsan na ang karamihan sa mga ito'y na nabubuhay pa hanggang ngayon. Hindi ho ngayon. Doon sa time po ni Apostle Paul po ito. Si Apostle Paul po yung nagsusulat na rin ng 1 Corinthians. Ano? Sa time ni Apostle Paul, pero hindi po hanggang ngayon, patay na ho yung ngayon. Ano? Nasa langit na. Ano? Pagkatapos ay napakita sa mahigit 500 kapatid na paminsan. Tingnan niyo po. Ito pong Acts, kung niyo pong babasahin, ito po ay account ang Panginoong Jesus ay malapit ng tumaas. Or tumaas na siya, nag-ascend na siya sa taas. But, tinan niyo po, yung involved sa pananalangin, tinan niyo po, sabi dito, yun po sa kabila 500. Ang lahat ng mga ito ay nagsipanatiling matibay na nagkakaisa sa pananalangin, nakasama ang mga babae at si Maria na kanyang ina ni Jesus, at pati ng mga kapatid niya. Verse 15, at ng mga araw na ito ay nagtindig si Pedro sa gitna ng mga kapatid at nagsabi, at nakakatipon ang karamihang mga tao na may 120. Tingnan niyo po, may mapapansin po kayo dito, hindi po lahat doon sa 500, pagkatapos ay napakita sa mahigit na 500 kapatid na paminsan. Ibig sabihin, prayer, it's involve you in the ministry. Oh, sino yung kasama nila? Sino yung nanalangin? Ano? Yung nanalangin po, mga minamahal, yun yung 120. Hindi kasama yung iba. Siguro hindi ho yung mga mapanalanginin. Hindi ko lang alam. Eh ba't wala ko sila doon? Ito ho mga ito ay tumanggap ng kapangyarihan ng banal na espiritu. Ay sabi 500. Ay ito ho account na ito. Account na yun. Nung ang Panginoong Jesus ay tataas na. Nung ang Panginoong Jesus ay umalis na. Ito po ang resulta, sila po yung nanalangin. At tinanggap po nila ang kapangyarihan ng banal na espiritu. Sino yung tumanggap? Yung 100. At ito po yung ito po sabi nga ng talata dito, ito yung nagkatipo na tumanggap ng Holy Spirit. Ay nasan yung iba? Ay iwan. Ano? Kapag ikaw ay taong mapanalanginin, ano? It's involve you in the ministry. Ano? Pag ikaw ay taong mapanalanginin, talagang ikaw ay ano eh? Ikaw ay hindi ka lang nakabangla dun sa mga nagawa. Pag ikaw ay taong mapanalanginin, ikaw ay nasa gasa din dun sa gumagawa. Nasama ka rin dun sa gumagawa. Ano? Kaya maraming mga mananampalataya ng Diyos ay sa buhay pananampalataya,
ay hindi lumalago dahil hindi naman nila ginagawa yung kalooban ng Diyos. Magbasa ng Bible, hindi man lang nagbabasa ng Bible, manalangin lalo na, magsimba, tanghali pa, dumating prayer meeting, o attend prayer meeting, hindi na attend. E paano tayo lalago sa ating buhay pananampalataya? Isa para tayo po ay ma-involve sa ministry na ating ginagawa is prayer. At ito po ang nangyari kay Peter. Na-involve po siya doon sa gawain, hindi lang doon sa 100. Ano? So 100 na yun. 120. Na-involve po sila sa gawain because of prayer. Sila ay pinuspos ng banal na espiritu at sila po ay gumawa ng gawain ng Diyos. Ay, nasa yung iba? Ay, ayawan. Nag-backslide na. Nag-backslide na. Kaya po, sabi nga po, huwag po tayong magre-relax sa ating buhay pananampalataya. Ang ating buhay pananampalataya ay battle. Labanan po ito. Kaya, mga minamahal, prayer is important. Why prayer is important? Ano? To be strong to imply the truth. Ano? Yan po yung mahalaga. Kaya mahalaga ho ang pananalangin. Huwag ho nating babasta-bastahin ang buhay pananalangin. Gusto mo lumago sa pananampalataya? Pray. Manalangin ka. Para ikaw ay puspusin ng banal na espiritu. Ano? Manalangin po tayo. Hindi po, sabi ko nga sa inyo, ay boring naman ang manalangin, hindi po boring ang manalangin. Kabuburingan mo yung Diyos na lumalang sa atin? Kabuburingan mo yung Diyos na bumubuhay sa'yo? Na nagpapakain sa'yo? Na nagpapamata sa'yo? Nagbibigay sa'yo ng hangin, lahat, sinuplay sa iyo, tapos sasabihin mo, boring, ikaw ang boring. Ano? Hindi boring ang Diyos. Kaya tayo nagiging boring sa Diyos dahil nabubuhay tayo sa kasalanan. Mga minamahal, kaya tayo tinatamad maglingkod sa Diyos dahil tayo nabubuhay sa kasalanan. Lumalayo tayo sa Diyos. Let us back in prayer, mga minamahal. Tayo bumalik sa pananalangin. Muli nating lasapin yung presensya ng Diyos sa pananalangin. Napakahalaga po ng buhay pananalangin. At kapag ikaw mananampalataya ng Diyos, ay hindi ka nananalangin. Ikaw yung asin na walang lasa. At ilaw na pundi. Ano? Ilaw na pundi. Ano? Kaya, sa ating buhay pananampalataya, isa sa mahalagang aspeto sa ating buhay pananampalataya ay yung aspeto ng pananalangin. Huwag ho natin pababayaan yan. Wag. Ano? Kaya, mga minamahal, tayo po magpatuloy sa ating buhay pananampalataya. At habang tayo nagpapatuloy sa ating buhay pananampalataya, tayo po mananalangin. At itong buhay pananalangin, it's involve you in the ministry. Kaya si Apostle Peter, ganito na lamang ang kanyang buhay. Nung siya nanalangin, napuspos siya ng Holy Spirit, ganito ang kanyang buhay. Inyo pong basahin yung Acts chapter 1, paparyan, paparon, hanggang chapter ano yan, mahaba yan. Yung kanyang buhay ni Peter, ay talagang ang kanyang buhay niya yan, matindi. Yan yung nagagawa kapag ikaw ay involved sa pananalangin. It's involve you in the ministry. Kaya mga minamahal, huwag ko natin pababayaan ang pananalangin. Ang buhay pananalangin po'y napakahalaga. Huwag po natin pababayaan niya. Dahil yan isa sa mahalaga sa buhay natin, yung prayer. Ano, gusto mo lumago sa iyong buhay pananampalataya? Kaya natin pinag-uusapan ay paglagong buhay spiritual eh. Ikaw, yun, manalangin ka. Ito po, at ito pong ating pinag-aaralan, ito po yung nagiging resulta pag tayo po'y nananalangin. Kaya nga sabi niya ng talata, alam natin mga puntos, to be strong to imply the truth. Pag ikaw ay tao mapanalanginin, alam mo yung tao yung napapahamak, hindi mo sasabihin si Kristo eh. Oh, yan yung totoo.
At pag ikaw tao mapanalanginin, ikaw ay intact doon sa iyong pananampalataya sa Diyos. Ikaw ay hindi matitinag doon sa iyong pananampalataya sa Diyos. Anumang bagyo, anumang unos ang dumating kaya kapag ikaw ay tao mapanalanginin. At ang pagka ikaw ay tao mapanalanginin, intact, dikit ang iyong pananampalataya sa Diyos, hindi ka matitinag. At pagka ikaw ay dikit ang pananampalataya sa Diyos, ikaw ay involved sa ministeryo ng Diyos. Sa gawain sa Diyos. Ikaw ay involved. Yun po yung katotohanan. Kapag ikaw ay tao mapanalangin. Kaya mga minamahal po namin bisita, mga taga-subaybay at tagapakinig, hindi lamang po ito sa buhay, sa mga Kristiyano, maging sa bisita po namin, kayo po yung manalangin. Yun po yung sinasabi ng Bible. Wala akong exempted yan. Bisita man yan o mananampalataya man yan, lahat po tayo yung manalangin sa Diyos. Kaya salamat po sa inyong pakikinig. At nawain niyo pong naunawaan yung atin pong napag-aralan ngayong gabi. So, tayo po ay manalangin. Ano? Tayo po pumikit. Aming Diyos, salamat po sa mga katotohanan na amin pong napag-aralan. Pagpalain niyo po nawa ang bawat isa. Nawa po pa ng Diyos ay kayo po ang kumilos sa kanila pong mga buhay. Na sila po ay lumapit at magtiyaga sa buhay pananalangin dahil ang isa po sa aspeto para kami po ay lumago sa aming pong buhay espiritual ay yung aming pong quiet time sa inyo, Panginoon Diyos, yung aming pong buhay pananalangin. Kaya Panginoon Diyos, patuloy niyo po kaming turuan. Kami po hindi maaalam, wala kaming alam. Kaya Panginoon Diyos, patuloy niyo po kaming turuan sa inyo po, Panginoon Diyos, sa inyong kalooban, Panginoon Diyos. Kaya salamat po sa bawat nakapakinig at salamat po sa amin po na pag-usapan. Banal Espiritu, kayo na po ang bahalang kumilos sa bawat nakapakinig ninyo pong salita. At ingatan niyo po kami sa aming pamamahinga ngayong gabi. Mga po, Panginoon Diyos, ay kayo po ang patuloy na mag-iingat sa amin. Salamat po, O Diyos, ang lahat po natin amin po samot na langin sa pangalan pa ng Jesus. Amen. So salamat po sa inyo, mga minamahal po namin taga-sabaybay at taga-pakinig. At bukas po ulit, meron po ulit tayong online Bible study. Salamat po sa inyo at magandang gabi po. God bless po.